magkapareho nga ang Blue Velvet at ang Queen Vanessa Soap. Complaint galing sa Royal Wellness. Kiniklaim nila, hinaya daw ng Magna Soap ang sabon nila. Patent infringement ang isasampan nilang kaso pag hindi daw tayo tumigil at sumunod. Ang lakas na loob nila, nasampahan ako ng kaso samantalang sila mismo yung nagnakaw sa akin! Magda, magkita tayo. Makikipagtulungan ako sa inyo. Kompirmado nga. Kinita ka ng Martinang yung Magda na yun. Brian, ano naman binibalak niyo? Ano naman plano niyo sabihin niyo sa akin? Brian, magbabayad kayo sa lahat ng ginawa niyo! Magbabayad kayo! Sa mukha ka na pumukhan. Puno pa rin ang hayop pa ng mga narsiso na yun. Hindi pa rin po nila ako tinitikilan. Akala nila madali kang patumbahin dahil hindi ka maganda. Meron tayong paraan na pwedeng gawin sa mukha mo. Magda, kamusta na ang lagay mo? Salamat po pala sa pagsugod po sa akin agad sa ospital. Ito po, hindi pa rin po ako makagalaw. Hindi pa rin po ako makatayo. Pero hindi yan ang pinakamalaki niyang problema. Mukha niyang pinakadamage sa aksidente. Si Ada Ramona po pala. Kilala niya ako. Pasensya na, hindi ko alam na nakalaya ka na, doktora, na magkakilala kayo ni Magda. Hindi na ako doktora. Hindi mo na rin ako boss. Magkakilala na po kayo? Nagkatrabaho kami sa Royal Wellness. Ilang buwan pa lang ako noon sa kumpanya. Si Ramona was the company staff doctor. Siya ang nag-evaluate sa akin. Pero wala pa siyang isang taon na sibak na ako. Kaya hindi kayo masyado nagkatrabaho at nagkakilanlan. Maraming salamat. Hindi ko makakalimutan na binalaan mo ko nung mapagbintangan ako na pumatay kay Don Luis. Wala rin namang nangyari. Hindi rin ako nakatulong sa'yo dahil nakulong ka pa rin. Kahit na. At least alam ko kung sino mababait sa Royal Wellness. Ay, bakit ka nga pala nagawi dito? Bumitaw na ako sa Royal Wellness. Ilang taon na rin akong nagtiis, nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan. Alam ko kung anong totoo doon. Alam ko na wala kang kasalanan. Alam ko na sila ang nagnakaw sa'yo. Hindi ko na maatim na maging bahagi ng kumpanya ng nandaraya ng tao. Hindi ko na maatim yung pandaraya at pang-aargabyadong ginawa nila sa inyo. Gawin natin. Nakipagkita na si Martina kay Magda. Paano kung magpatunay siya? Wala naman siyang halong laban sa atin. We have a roster chemist that will go against her. But our image. Kung magsasalita yun, malaking damage sa pangalan natin. Eh kung sampahan natin siya ng kaso, breach of contract. Doon sa pag-alis niya, o kaya naman, pag nagsalita siya, tirahin natin ang non-disclosure. For what? Bumukha lang tayong guilty. Dad, you wanted to talk to me? Adrian, yes. Wala na si Dr. Martina. And kailangan niyo daw makausap. Pwede ba, Dad, discuss na lang natin to sa Mother Day's office? What do you want me to do? A lot. Bilang VP ng Sales and Marketing, marami kang dapat trabahuhin. Dahil yung department mo ang pinakitinatamaan ng pakipagkontsaba ng Martining yan kay Magda. Uunahan natin sila. Maglalabas tayo ng statement, ikaw ang magiging spokesperson natin, Adrian. I-discredit mo ang kalaban, and we will play the victim. Mm-hmm. We will play the victim. That's what we'll do.
Pagkatapos ipalabas, i-upload agad online para pautul ka panood ng mga tao. Gumamit na rin tayo ng mga trolls para iharas at isiraan yan si Magda, ha? Nagbaan naman tayo ng budget para dyan, right? Okay pa. Okay. Sir, ma'am, ready na po tayo? Ready. 5-4-3-2, anytime, sir. Hi, my name is Adrian Narciso of Royal Wellness Corporation. At ako ang tumatayong Vice President ng Sales and Marketing Department ng company na to. Alam niyo po, pinaghihirapan na mabuti ng Royal Wellness ang formulation ng top quality products namin. Matinding research at panahon ang kinakailangan gugulin ng mga empleyado namin para dito. Kaya ganun na lang kami na-alarma nung malaman namin sa opisina yung kumakalat na balita na meron daw isang produkto na i-release sa market na kaparehong kapareho ng Royal Wellness Radiant Soap. From the formulation down to the scent, parehong pareho. Ibang pangalan, ibang packaging, pero kopyang kopya ito sa produkto namin. We knew we had to take action. So we resorted to address this conflict legally. Dinaya kami. At isa lang ang nakuha naming sagot as why to this happened. Ang dahilan ng pagkakapareho ng produkto, inilalim kami. Ninakawan kami ng formula. Mabuti na nga lang natukoy namin kung sino yung taong nasa likod ng kumakalat na replika ng top-selling product namin. Si Magdalena Mendoza. Hindi namin alam po bakit ginagawa niya ito. Pero para lang po sa kaalaman ng lahat, we are the victims here. We've been manipulated. Hindi namin inaasahan yung gagawin niyang pagtatraitor sa amin. Pagkatapos ng kabutihan na ipinigay namin sa kanya, ganito na lang po ang ipinalik sa amin. Sobra na sama ng mga ito. Kawawa naman si Magda, masyado na nahaabi. Kailangan matapos na ito. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live.